Guys, tignan nyo to si Alperen. No? Lagi niyang tinutulungan yan talaga si Nesta. Simula natuli yan si Nesta. Siya, tulong siya ng tulong dyan. Kung ano gusto ni Nesta, inaano niya. Kami na ignililoko na ko. Hinihilot niya, binibigyan niya ng water. Alperen! Senchok iye adam! Oh, talaga ba? Siya rin daw. Binibigyan niya rin daw yung kuya niya ng water. Talaga naman yun. Because it might gonna fall on the couch. No. That's why I get it. Guys, tingnan niyo si Yaren yung hair niya, oh. Siya nag-ayos niyan. Can you show us your hair, please? Wow, nilagay niya daw yan ng hairspray. Tingnan mo, ang dilim ng camera. Wait lang. Use my camera. No, it's okay. I'll just use this one. Wow, can I see your hair again, please? Oh. Who made that? Me. You made that. Wow, that looks so cool. Huh? Yes. 11. Yari, no, kanina niya pa tinutulungan kuya niya. Ito na nga palang itsura ni Kuya Nesta. He's getting better now. Nangangati-ngati lang yung ano niya. Yung sa gilid ng kanyang ano, pututoy. But he is okay. Are you okay, Kuya Nesta? But tutulog ka na katagilid. Nakaganun. Parang wala ka ng sugat. Di mo na yata nararamdaman niya. Masakit pa rin ba pag dumidikit? Mami! Pag nadidikitan, din na, di ba? Mami, nice to follow myself here. Tama. Oh, maybe they are here. Mami, minsan na natatanggal ito. Nahihinis ako. Bakin gami. This video is so dear. Bak, bak. Hadi gel. Gel. Şimdi biz seninle ilgili biliyoruz. Onlar ev, tamam mı? Hadi. Koş tişörtle. Ne? Nereye? Biz gidiyoruz babaanneye. Aa! Onlar evde. Tamam mı? Şimdi Yaren'de sıra, tamam mı? Aa! Olur mu? Evet. Çünkü Allah'ı seviyorum. Gerçek mi abla? Ben şaşırdım. Bu çağır sen, bu ara sen. Evet, görüntüler oldu. Ben dedim Yaren arıyor. Ben kapat. Ben dedim Yaren arıyor kesin. Evet. Bu ne oluyor? Öyle oluyor. O şaka şaka abla. Atlayayım mı ya İbrine, Nesta? Atla. Hadi gidelim. Atış! Seni özledim. Hadi, hadi. Andito na sila. Si Abla kinuha niya si Yaren, dinala niya kay Babani. Kasi naawa daw siya. Hindi niya nailabas. Guys, alam niyo ba kanina kinausap ako ni Abla, mabait talaga yung sister-in-law. Sabi niya sa akin, Honey Lou, hindi ko masasama yung mga bata, ah. Kasi, anong tawag na ito? Malulungkot daw si Nesta pag sinama niya si Barbie at si Yaren. Kaya sabi ko walang problema tsaka para makapahinga rin ba yung mga bata kasi syempre 'di ba ilang araw na dito sila abla yung mga bata para wala nang ginawa kundi maglaro. Kaya sabi ko okay lang abla, okay lang, walang problema. Akala niya siguro malulungkot ako, which is okay lang naman sa akin, walang problema. Kaya ayun, tignan niyo niluto ni abla. Eto guys, ano to, red bell pepper. Nilagyan niya ng all-purpose cream. Ang sarap-sarap. Pero ano, you should try this. This is not a Turkish food. This is a Bulgarian food. And ang ginawa niya dito is etong red bell pepper. Inano niya muna, nilagyan niya sa oven. Pinalambot niya muna, tapos binalatan niya. Ayan. Ay, not binalatan, hiwa-hiwa ba? And then, ito naman yung lentil, green lentil, na ginawang soup. At sabi niya, Honey Lou, magsusup tayo ngayong araw na to kasi paraging dry food yung kinakain natin this past few days. Kaya ayan, ang sarap kaya yan, guys.
And kanina nagluto ako ng corned beef na may potato kasi sabi ko nga kakain kami ni Clarissa. Eh wala, kumain na pala si Clarissa. Sabi mo ba kay Clarissa? Kaya ayan, kami lang dito. Sabi sa John. Kagabi, hindi ako nakapag-skincare. Pati kaninang umaga na ako nakapag-skincare. Tinatamad ako, guys. Oh my gosh, palagi akong tinatamad mag-skincare. Ano na? Kaya kailangan ko mag-skincare ngayon. Lagi kayo tell someone to, guys. What? Malapit ka na makiliwanap ko! Sa achievement ko. Yeah. Binigyan siya ni Clarissa kanina eh. Ate Barbie, don't eat chocolate there, please. Don't eat chocolate. Guys, sabi daw ni Hala, onidigon, gagaling na to. Eh, so onidigon, mami, alis na tayo. Baka li, magpagaling ka ngayon. Pumunta dito si Clarissa kanina. Mag-ano, magugulo daw siya. Sabi ko, halika dito, bibigyan ka namin ng appointment ni Abla. Close, guys, ang mga kaibigan ko, close ka sa sister-in-law ko. Kasi ang sister-in-law ko, guys, masya-an siya ba? Yung magaan siya kasama ba? Kasi hindi ka ba ma-out of place? Talagang aanhin ka niya. Yung parang, talagang hindi niya ipaparamdam na iba ka. Kakausapin ka niya talaga. Kaya talagang lahat ng kaibigan ko close sa kanya. Ayun, kanina pumunta si Clarissa dito. Ay, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Day, manggugulo ako dyan ha. Sabi ko kay Abla. Abla, pupunta daw dito si Clarissa. Manggugulo daw siya. Papuntay mo siya dito, bibigyan ko siya ng appointment ngayon. Appointment para bumisita. Anyway, ano ba yung sasabihin ko? Ayun, binigyan niya si Nesta ng pera. Kasi dito guys, yung mga sinircumcised is binibigyan po talaga ng pera. Pero kung family member ka nung sinircumcised, ang ibibigay mo talaga gold. So, ganun po dito sa Turkey. Pero it really depends yun talaga sa tao. Pero more likely talaga mga ginto talaga yung binibigay. But since Clarissa is a family friend, so, ayun po. Wala nang ganito face. Oh my goodness. I have to buy tomorrow. Ilang araw na lang dito sila abas sa Wednesday, aalis na sila. Pero lang palang i-share sa inyo kasi hindi ko alam kung kailan ko ito masi-share. I have to share it now. Dahil malapit na, pero i-share ko siya pag umakyat na ako sa taas. I'll just brush my teeth, and then I'm gonna share it to you guys, okay? Andito na tayo sa taas. Kids are very busy downstairs. So, probably they will not gonna hear me, but yeah, eto na po. Sasabihin ko na po sa inyo to. I've been wanting to tell it to you guys. Kailan pa to nangyari is August 8 pa po ito. Gusto kong sabihin sa inyo pero hindi ko siya masabi kasi nga tong vlog ko is sobrang updated niya. This is one of the reason why I don't like my vlogs to be updated kasi ang hirap ng magkaroon ng mga plan. Ang hirap mag-make ng mga plan, lalong-lalo ng mga surprise-surprise plan kasi mahuli ako. Kaya ang hirap talaga, but I think na ano ko naman na natansya ko naman na kung kailan ko i-upload tong video na to by the time na mapanood niyo to, guys. Nandito na yung mama ko. Yes, you heard it right. My mom is coming here and no one knows except me, ni Gunner, yung family ni Gunner, yung nanay at ate niya, mga kaibigan ko, of course. And yeah, my mom is coming. So, I'm so excited, guys. And kaya kung mapapansin nyo na itong mga nakarang araw. Kaya kung mapapansin nyo na itong mga nakaraang araw, ang dami kong in-order sa Lazada. Hindi ko pa nga napakita sa inyo lahat. Sobrang dami ko talaga in-order sa Lazada, guys. Kasi kids are going to school na on September. Doon ako bumili ng mga gamit sa school. Ng mga sapatos nila kasi nga Turkey is so expensive na talaga ngayon. And beside, ang ganda naman ng mga quality sa Lazada. Kaya doon ko na sila binilhan. And bumili rin ako ng mga bagay doon na mahal dito.
and mga bagay na wala dito na doon ko lang makikita sa Lazada. And what else? I'm so excited na yung nanay ko medyo ano siya, medyo marami siyang iniisip, of course, kasi may iwan niya si yung mga aso, yung kuya ko. So alam mo yun, for first time in history yung kuya ko magiging alone, but I'm so glad na salamat sa Panginoon nandun yung girlfriend niya, which is okay na rin kay Joyce. Hopefully na maging maayos kayo dyan sa bahay. I don't know if you are watching me, but yeah. Ah! Wow! Nag-ano pala sila? Oh, nag... Wow, na Michelle pala sa sila sa sahil! Oha! Nilabas kasi ng sister-in-law ko si Yaren. Kasi sabi niya, naawa daw siya. Alam niya daw na si Yaren na nalulungkot dahil nga hindi nakasama. Enjoy. Enjoy. Have fun. Nasasahin pala sila. Tapos, ayun na nga guys, and papakita ko sa inyo, meron akong in-order sa Lazada na luggage guys, before this, ang daming mga stressful na nangyari, lalong-lalo na dun sa bagahe ng nanay ko, kasi yung bagahe ng nanay ko is 46 kilos, hindi ko i-mention yung nanay yan, ang i-mention ko na lang is yung kaibigan ko. Yung bagahe ng kaibigan ko is only 46 kilos, eh yung sa Lazada already 23 yung nandun sa pinakamalaki, so hindi pa kasama dun yung nasa bag na maliit, so probably approximately mga nasa 20 kilos siya, so imagine mo na lang yung matitira plus yung mga damit pa ng nanay ko, and wala pa dun yung mga, alam mo yun, chichirya, mga canned goods, mga pansit canton, very important yan, mga pagkain talaga ng mga bata talaga yung mga pinili ko guys. Kasi alam niyo naman, naawa ko sa mga bata. Although hindi naman sila yung, Mommy, gusto kong kumain ng ganito, gusto kong kumain. Hindi sila ganyan, guys. Kaya nga sabi ko kay Gunner, alam mo, kung yung mga anak ko lang is mga, like, yung parang, ano bang tawag dyan yung, Mommy, gusto ko ng cream, oh, Mommy, gusto ko ng pancit canton, Mommy, gusto ko, nag-ano sila, siguro, once in a 3 months, ganun. Pero hindi yung talagang parang every month or every day. Hindi sila nagaganon, guys. Kaya sabi ko, I know how it feels. It will make them happy pagka merong mga ganong foods, diba? Alam nyo na yung mga comfort foods, diba? Siyempre, ako din naman mismo, mahirap talaga maghanap dito sa Turkey ng Filipino foods. Kung may makita ka sobrang mahal, alam nyo yan, yung mga taga-Turkish dyan, mga taga-Filipina dyan na nasa Turkey. Although, ano ko naman, anong tawag na ito? Naiintindihan ko naman yung mga nagbebenta kasi syempre galing pa sa Pilipinas yon. Alam mo yun, imagine niyo na lang yung ano dito ha. Yung pansit bihon dito sa Pilipinas is 42 pesos lang siya, yung 500 grams. Dito guys, magkano yon? Nasa 500 pesos, mga ganun. So imagine mo na lang, 'di ba? Sobrang mahal niya talaga. Kaya sabi ko kay Gunner, kailangan ko talagang bumili ng pagkain doon kasi para makatipid ako at the same time kumbaga parang nakahanap ako ng way on how to have a stocks, Filipino stocks, 'di ba? So ayun, I'm so happy guys and excited. Ay eto na nga, balik na nga tayo doon. So etong mga ilang araw, hanap kami ng hanap kung saan kami makakabili ng, kung saan kami makakapag-add ng luggage. Wala kami makita, ginawa na namin lahat. Ang nangyari pala, etong Gulf Air kasing airlines ng kaibigan ko, is meron silang parang 24 days or 48 hours na pwede kang mag-add ng luggages or mag-change ng ticket or ng dates or whatsoever within 48 hours. Ang kaso lang kasi, nung plano na namin bumili ng another luggages, another kilos, lagpas na siya ng 48 hours. Nagsarado na yung option. So, ang dami namin kinontak. Wala. Binigay nila yung contact number sa Istanbul. Hindi sumasagot. 4 days ni Gunner. Tawag ng tawag. Wala talaga. So, ang ginawa ko, minessage ko yung Gulf Air sa Facebook. And
si Gunner at the same time, nag-message din siya sa Gulf Air na website. Although nagawa na namin siya before, ginawa lang din ulit namin. Pero yung sa Facebook, hindi pa yun namin nagawa. And then, ayun nga, ang sabi nga, tawagan nga daw yung binigay na number, parang international something ganun na number. So, ginawa namin, hindi talaga sinasagot. Pero ayun nga, salamat naman sa Panginoon. God let us to get another kilos. And nagpapasalamat talaga ako kay Gunner, guys. Alam niyo si Gunner rin talaga, sobrang busy siya this past few days. Ang dami nangyari this past few days. Tinuli si Nesta, nagkaroon ng sunit party. So, as in talagang, alam mo yun. And si Gunner rin talaga, very hands-on din talaga siya when it comes sa mga ganyang bagahe-bagahe. Hindi rin niya talaga ako pinapabayaan. Kaya maraming salamat talaga ako sa Panginoon. And also sa asawa ko, maraming talagang salamat. Mashallah. So, ayun nga, nakabili na si Gunner. And madadala ko na yung mga pinabili ng ate ko. Kasi nagpabili rin yung ate ko. Ayun po yung good news ko sa inyo. I know this is long video. Long chika na to, pero I'm just so happy lang. Pero pakita ko sa inyo yung mga nabili ko, ha. So, meron akong biniling ganito. Eto siya. Actually, guys, hindi ko na to binili. Pero first plan ko talaga, bibilihin ko talaga to for Yaren. Ayan. For Yaren. Tapos pinakita ko na siya kay Yaren. Siguro, I think, 1 month ago. Tapos sabi niya, yes, yes, okay, okay. Tapos nung nag-order na ako ng mga shoes, inano ko to siya, dinilit ko siya kasi sabi ko nga, no need na, hindi na to kailangan. Kasi nga, ano siya, meron siyang review, yeah, pero one review lang siya, actually 3 review, pero one lang yung may nag-comment. The other is mga nag-i-star lang, 5-star siya. And then, nung dumating na yung mga sapatos, sabi ko sapatos na lang, normal shoes na lang yung bibiling ko sa kanila. Nung dumating na yung mga normal shoes, hinanap ni Yaren to, iyak siya ng iyak, hindi niya pala nakalimutan. Sabi niya, Mommy, where is the Elsa boots? Elsa boots daw. So, ayan, kaya sabi ko, okay, bibilin na lang kita ng Elsa boots. Kaya, ayan, bumili kami. And ayan lang naman na yung inaantay kong dumating. At saka, etong menstrual cup para kay Clarissa, and then etong bagahe dahil bumili ulit ako ng another luggage para sa another 23 kilos, eto. Actually, nakabili na ako talaga niyan. Nakabili na ako niyan, and then bibili pa ako ng etong pinakamalaki para, alam mo yun, merong hindi mahirap yung kaibigan ko. And what else? Pakita ko pala sa inyo yung mga binili ko. Actually, dumating na siya yung iba. Ayan, more on lipstick. Kasi alam niyo naman, ang hirap paggalapin ng mga lipstick dito. Yan, I don't know if you can see it. Pero ayan, I also got this Juicy Tushy. I don't know kung ano kayo dyan, kung familiar kayo dyan. I also got this sandals, slippers, ayan. Kasi mura lang. And also yung mga pony-pony ng mga bata. Alam niyo naman yung mga bata, guys. Yan, another lipstick. Ito mga sa pamangkin ni Gunner yan. Barbie's bag. Yaren's bag. But anyway, I guess that's all for today's vlog, guys. Last na, ano ko na to, skincare. CeraVe na moisturizer. Baka nagtataka kayo, ha. Sandwich method po yung ginagamit ko sa mukha ko. Pag mo-moisturizer ako, after the moisturizer, mag-retinol ako for tonight. Ito yung retinol na ginagamit ko, CeraVe. Resurfacing Retinol Serum. Ayan, kung makikita nyo, tignan nyo po yung skin ko. Ito po yung ano ko, yung itsura ko talaga. Walang, ano to, walang effect, walang hindi edit. Like sa TikTok, kasi edited. Ay, ano yun, parang may effect yun eh. Pero ayan po yung tsura ko. So far, may tinigyawat ako ditong isa. Ay, ito yung tigyawat na masakit eh. Kasi meron ako ngayon. So, very understandable yan. But yeah! I hope you guys like it. Sana lang, guys. Sana lang samahan nyo ko sa panibagong journey. Na nandito na yung aking kaibigan. We will see, guys. I'm not gonna mention kung kailan yung date. Kasi baka ma-advance na naman to. Tapos alam mo yun, I don't wanna mention pa yet. Pero kung sakaling mapanood nyo to, Kung sakaling dumating na yung kaibigan ko na mapanood nyo na to, I'm just gonna put the date here. But yeah, thank you guys for always watching. Please do follow me on my Instagram account, TikTok, and Facebook page. It's Filipina Living in Turkey. Bye!